si Paolo, the breakthrough star, the breakthrough actor. Para sa akin naman po si Angeline, as an actress, I see her na, kumbaga, ang personality niya kasi sobrang bagay rin sa role. Kumbaga, napaka-natural na nalalabas niya yung mga kailangan sa eksena, kailangan ng character niya dahil malaki talaga sa personality niya yung role. I agree with Paolo. Very natural si Angeline sa acting. At mag-add sa trabaho talaga. I mean, matagal na kaming magkaibigan. So, mas madali para sa amin na comfortable na kami sa isa't isa. And ganun. Natural talaga si Angeline. So, Sam, bukod sa ASAP, tapos ito ngayon, ano ba yung mga pinagsamahan nyo? You've been together for mga concerts, right? Nag-tour kami. Okay. Nag-tour kami and may mga times na nag-hangout kami. Saan daw? Saan ba? Tours, iba-iba. Parang 2 years na magkakasama kayo sa mga international shows abroad, di ba? International shows abroad, di ba? Opo, kasi ilan po sa mga concert ko sa abroad, naging guest ko sa... Were you part of the concert ni Sam sa Aliw? Hindi pa yun. Hindi po ako sa abroad. Si Pao, anong connect niyo? Ay, dito lang talaga. Hindi po, nagkasama po kami sa workshop nung bago po ako mag-Born to Love You. Tapos bago rin siyang mag-walang hanggan. Walang hanggan po. Okay. Dominic, sino may question? Aaron, Dominic, may question ka? Ay, hindi ko alam kung sa production side ko, kung gusto lang po namin malaman kung paano niyo po binuo yung cast ng teleserye. At may kung ano po yung naging basihan po ninyo sa pagpili ko na Angeline, Paolo, at siya kay Sam. To make it, Pinag-question mo ang cast kung paano binuo? Joke! Ito na si Miss Daga, the best person to answer that. Gumawa mo na kami ng story. Concept muna, tapos binagay namin sa mga artista. Concept muna, tapos hindi namin kung sino ang babagay sa role. Kasi ang pinagawa sa amin, light lang, funny, why not may Angeline Quinto, fresh, hindi pa naman nakakapag-gawa ng soap. So, si Paolo naman, try natin, kasi from walang Sir hanggan. Sir Deo! From walang hanggan po, try natin na gumawa siya ng light. Si Samuel, binaman tayo. After yung last soap niya, ito na yun. Actually, Sam is the busiest ngayon 2013 eh. Basta, but you'll see more of him eh. Okay, Miss D, okay na? Oh, I'd like to acknowledge the our boss, our business unit head of Dreams Game, Sir Deo and Sinana. Sir Deo, ayan, every 3 pesos kasi dyan siya making sure na happy tayo lahat. Siguro, I'd like to ask, Aaron, may question na? Yes po, meron, Mother EJ, we have a question from Miss Tina Bonifacio. Wow! Makawaw naman ah. Makawaw ka naman, di ba? Hi, ang question ko para kay Paolo. Paolo, you're coming off the success of Walang Hanggan, tsaka yung character mo na si Nathan na napaka-dark. Is it a relief for you to be playing a light character in a very lightly themed teleserye after what you did in Walang Hanggan? Well, Tita Dina, para sa akin kasi I wanna be as versatile as possible, so I wanna do different roles. And kung mas madaling gawin ng mas light, para sa akin mas mahirap eh, dahil hindi rin naman madaling because I came from Walang Hanggan, it's very intense. Mahirap rin mag-dive down, tapos you're gonna create another character that's very like always smiles. Did you go sa workshop out? Alam ko, kailangan give characterization, yung dynamics ng character mo ba? Hindi naman. Ako, I sketch ito nga on my notebook. So ikaw, parang ikaw to? Medyo ako. Okay. Miss Tina, follow-up? Para kay Angeline lang. Angeline, na-mention mo dati sa isang previous mong interview na parang nahirapan kang katrabaho si Sam kasi English ng English. Wow. Napapagod ka na nga. Pakinggan siya. What more yung ka-arte mo pa siya. Ngayon ba, medyo mas okay na? Actually po, medyo nahihirapan pa rin ako hanggang ngayon, pero kasi sa magdadalawang taon na po ako sa showbiz, mas marami lang po akong natutunan na English.
English din. So, nag-a-adjust na rin po ako sa pag-iintindi kay Sam. So, kapag siya naman po yung may hindi alam na Tagalog, eh, bahala siya sa buhay niya kung ano ibig sabihin nun. Pero okay naman po kasi si Sam eh, matagal ko na rin po kaibigan at kahit pa paano po, eh, nagkakaintindihan naman kami sa seryosong usapan man o biruan po. Thank you. Thanks, Tina. Thank you, Miss Tina. Point well taken, Angie. We have a question. What point well taken? We have a question from Anayeta. Of course, Anayeta. For the three of them, including the gang. Okay. The gang at sa lahat. Naniniwala ba kayong ang kahit konting pagtingin ay pwedeng mauwi sa matinding pag-iibigan? And you, have you ever experienced it? Could you relate it to us? So, ibig sabihin from a light, konting-konting ganyan. Pagtingin lang. Maraming pagtingin. Halimbawa, kalimbawa si... Hindi, sa ayan na natawa sa sarili niyang tanong. Halimbawa, si Chanchan, humingi ng konting pagtingin kay ano. Kay Ador. Ay, walang nangyari. Ang tanda? Kayo, sa inyo, may nangyari ba nang nagkaroon kayo ng... Kahit kaunting pagkakas, isang ano. For personal nilang ano. Kasi personal din yun. That's why with Miss Dagang daw. Kasama ka daw doon. Hindi, ako siya muli. Si si Paolo. Paolo, did it start sa konti, tapos it turned out to be a real, a sobrang... Nadaawisan talaga ang patingin. Para sa akin, dito hindi ko po masabi kung ang konting pagtingin talaga ay mauwi, pero pwede siyang simula ng lahat kung bago magkaibigan ng dalawang tao. So doon nagsisimula for you. Now let's go to Sam. Sam, did you ever do you believe that yung halimbawa first impression or whatever? Na masisimula sa kahit konting pagtingin. Yes, can develop into real love. Pwede naman syempre. Syempre, pag nakikita mo ng isang tao na may gusto ka sa isang tao, mas niya akong tumingin kaya may kahit konting pagtingin sa tao na parang gusto makita kung gusto niya ako, gano'n. Tapos magsisimula dun. Have you experienced it? Ha? Sino ba yung... Bakit hindi ba niya din yung tanong? Have you experienced it? Na-experience mo na in real life, na, yung konting-konting turned into, later love. High school po. Yung grade ko sa high school. Papa, syempre. Now we go to the gang before Angelio. Gusto ko siya. Oo, naman po, naniniwala. Kasi pwedeng galing sa, sa yung experience yan. Nag-umpisa po. Naniniwala na ako. Nino daw, tapos lumalaki na lang. Nino. Tama ko paliwala yung kanyang, sagot. Now we go to Angeline. Yes po, Miss Ethel. Wow. Yung nga, yung konting pagtingin, uuwi ba sa tunay at greater love? Ako po, naniniwala naman po talaga ako dyan, pero depende naman po yan sa kanilang dalawa kung sa totoong buhay ay mangyari din sa kanilang dalawa yan. Kasi po, sa halos araw-araw po na pagsasama namin sa taping, syempre hindi ko naman po sila masisisi kung ma-inlove sila sa aking dalawa. Wow! Sabi? Hindi po, kasi mali nyo, mag-umpisa tayo sa kahit konting pagtingin, magtapos tayo sa kahit maraming pagtingin na po, di ba? Pwede kayo magka-develop pa niyo sa amin. Develop po? Depende po kung bibigyan niya ako ng visa sa bansa niya. Angeline, kagabi napanood kita sa Bandila. I was so touched yung interview with Boy. Tito Boy ko? Sa belief mo sa Nazareno. Yung belief mo sa Nazareno, yung sobrang pagka-believe mo. Opo eh. Ngayon, yes. According to you, hanggang ngayon pumupunta ka every Friday, na napakaraming tao. Paano ka nagpupunta? What time do you go there? Every Friday. Kasi kita, Eden, hindi naman po talaga nasusunod ngayon yung every Friday. Kasi po minsan, racket day ko yun. So, nagpupunta po ako madalas pagkatapos ng ASAP, gabi. Tapos minsan naman po, nakaka-attend pa rin ako ng mass tuwing Lunes, mga 11 a.m. po. Kasi ina-attribute niya yung success niya. Yes po. Doon po kasi ako talaga nagsimula. Pati yung pagdaling ng mother niya. Yes po. And I was so touched when nakapanood ko yun. Yes po. Bakit kayo po ba hindi kayo diboto ng Nazareno? Diboto mo. Ba't wala pa kayo taon? Wala pa kayo taon.
wala po kayo. Ayoko na masyadong marami. Gusto ko private devotion. Ay, yes. Tama po. Ayan naman ang schedule ni Manay. Ang chill yun. Para sana, hindi sana ako nagtatanong. Nagtatanong lang din po ako. Ang galing pumuga niya dito. Eto sa akin. Pakiapo. Nagtatagin mo lang pa akin. Nandito sa Angelina. Kaya lang yung pakiapo. Lalo na, touch na touch ako doon sa the way si, ano, yung mga attribute yung nangyari kagabi sa ina kapatid na dahil adapted yung kanyang mahala. Yes, still nakita mo yung pagmamahal niya sa ina niya. Ako, mahal ka rin pala. Ay, prayerful yan eh. Happy New Year. Prayerful ka kasi kaya na-appreciate mo yung mga ano niya, yung mga... Oh, ang magtatanong ngayon yung nakaralas ng kahit kaunting pagtingin. Sino naman? Si Chan-chan. Wow! Sana magkaintindihan tayo sa tanong, ha? Sana malinaw. Malay talaga. I can tell. I'd like to acknowledge muna our ad pro manager, Mr. B-Boy Ar- Manor B-Boy Arboleda. Ayan. Hi, Sam. Ano pag ano mga paghahandang ginawa nyo? Kahit ko sa pagtingin, mga... Actually, yung ang una, nag-workshop kaming tatlo. Siyempre, first time namin na magkasama sa isang project. Inaral ko yung script kung anong magiging character ko kasi may nagagawin din akong against all odds na nagtitaping din. So, parang magiging, kasi mag-resume na kami ng taping. So, parang, ito mas light, yung against all odds, mas heavy, mas dark. So, dahil medyo subay na yung magiging taping namin na I guess magiging schizophrenic na ako. Like Tuesday, Thursday, Saturday, ano, light, tapos Monday, Wednesday, Friday, heavy. So, kailangan, ano, may difference sa dalawang project, diba? So, mahirap yun, Sam, ha? Kaya rin. Ngayon, light ka, bukas, medyo dark. Sam, ang hindi mag-overlap ang schedule. Mag-overlap ko? Ano? Hindi po. Yung against all odds, I think... tapos na ang kahit konting pagtingin, pag-start ng Against All Odds. Okay, but before that, I'd like to acknowledge the executive in charge of our creative, Mr. Rondel Indayak. Sir Rondel, hi! Hi, Sir Rondel! Full force naman ang support! Sa tatlo, nakakatuwa! TY! Okay. TY ko. Gusto kong tanungin kasi, binigay ang isa sa pinakamahusay na lady writers ng unit namin para sumulat ng script na kahit konting pagtingin. May we ask the lady, the brilliant lady, Miss Reggie Amigo, paano nabuo yung story, Miss Reggie? Kasi kwento daw muna and then cast. You might wanna make kwento about the story. Mahirap na ikwento kung paano nabuo kasi ito ay... collaboration ng madami with Sir Deo, with Rondel. Hindi lang naman po ito sarili kong kwento. So, dapat nga nandito rin si Rondel sa harapan para mag-explain ang lahat ng ito. Kasi these are the same people who make Walang Hanggan, the creators of Walang Hanggan, RPL and Miss Reggie and Sir Deo. AJ, in line with that, gusto ko rin malaman kung paano nyo na, kung paano nyo nalaman na the characters you finally have chosen to portray the role na i-create nyo ay aakma doon sa... Oo nga, Miss Reg. Actually po, nung pinili sila, somewhat, meron kayong ano, may sort of feel na alam mong makukuha nila yung role. But at the same time, since hindi pa ginagawa yung script at that time, nung sinusulat na po yung script, hinahango na po talaga sa kanilang personality para mas lalong babagay sa kanilang character. Thank you, Ms. Reggie. Our next question will come from Ms. Glyzel. Wow! Hello. My question is for Sam. Sam, kinakabahan ka sa return mo for this particular project kasi medyo kinakabahan ko. Kinakabahan ka sa return mo for this work sa TV? I think sa lahat ng projects na lalabas, syempre may konting kaba. Hindi mo lang kung magiging successful, but ako, I'm happy na magkasama kaming tatlo, I mean, the rest of the cast, and binigyan ng magandang project. Kasi
kasi maganda talaga yung kwento, yung and very light, and yun ang dinagusto ko. And this whole year, blessing talaga yung lahat ng mangyayari this year for me. So ako, in terms of mas excited pero kaysa... Hindi ka kinabahan kasi diba with your past, yung Alta, I know, hindi siya natuloy. Hindi natuloy. And then yung Kai Jedi, na-move ata siya for a later. Na-move, pero tuloy pa rin. Oh, so it's... Pero hindi ka kinabahan na parang hindi, alam mo yung may na-stop, tapos merong na-push. Kaya ako nagpapasalamat dahil kahit nag-stop yung taping ng Against All Odds at matutuloy pa rin. Meron din akong isa pang project na gagawin ngayon na magkasama kami habang na mag-air, habang nagte-taping din ng Against All Odds. So, and do you have plans to go back to the States? Siyempre this year, I do have plans to go back, yes. Ano? Actually, this year, siguro hindi din next year. Walang time kasi siyempre sobrang busy. I'm so blessed this year. So, dito muna ako sa Pilipinas. Thank you. Yes. Thank you, Glyza. And siyempre lahat ng projects ni Sam Milby ay aabangan ni Tito Isa Red, ang editor ng Manila Star. I love Tito Isa. He has a question. Tito Isa, may question ka. Nagpa-blush. Nagpa-blush. He finds time for this fresco. He's a busy guy. Kinanser niya yung ganyang office para makita si Sam. Thank you, Mr. Red. Sino kaya may question pa from... ayaw niya? Nagpa-blush si Tita Isa. Ipinit mo kasi blush mo. Pero magka-blush nga kayo, nakapa-blush ng blush. We have a question from Rayma, the best. Wow, ayan. Angeline, curious lang kami. Kasi parang pumunti ka ngayon. Kasama ba sa preparation yung pagpabangti mo? Wow, pumunti ka daw. Nagpagluta ka ba ngayon? Bakit ngayon nyo lang po napansin niya? Last year pa ako nagpagluta. Hindi, siyempre po, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpunta ko siyempre kay Dr. Abello. Kasi kailangan naman i-maintain yun, tama po. Kasi, yun nga, katulad po ng sabi ko kanina, ayoko naman pong, kumbaga, hindi makahabol sa level ng kagwapuhan ng dalawa. Kaya, tuloy-tuloy po ako kay Dr. Abello hanggang ngayon. At yung gluta po, kung gusto niyong malaman, inject po yun, hindi po yun iniinom. Every week. Yes, mas mabilis kasi epekto nun. Mm-hmm. Maliban sa pagkugluta, may enhancement ba na ginawa sa'yo? Wow. Sa mukha? Sa katawan? Ngayon? Wala pa po. Pero, kasi bala ko po talaga yung ilong ko nga na ipa-liit konti lang. Pero kapag nangyari naman yun, sabihin ko naman po agad sa inyo. Wag? Hindi naman. Tinanong ko na yun eh. Sa boobs po wala. Totoo po ito. Kahit hawakan nyo pa. Yeah. Sam, kahit hawakan. Ay, si Sam talaga. Hila pa. Okay, thanks, Rayma. Thank you, internet. Ito, wala rin pong enhancement ka. Wow. It's Julie Bonifacio. Hello, hola.